Matapos nga po ang matagal na paghihintay, ay sa wakas, pasok at magpa-participate para naman nga po si Jordan Clarkson sa All-Star Weekend. Yan naman ang ating unang storya na pag-uusapan dito. Nasusundan ko na rin ang balitang binastos nga po ng NBA si Yuta Watanabe sa 3-point contest dahil sa hindi nito pagkakaimbita. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang pinatamaan nga po ni Patrick Beverly ang buong Los Angeles Lakers, at kikilalanin na rin naman natin ngayon ang papalit kay Coach Darvin Ham kung sakasakali mang tanggalin siya ng kanilang team. Kaya mga idol, tara, halina't alamin ang buong detalye niyan. Tatlong araw na lamang nga po mga idol bago sumapit ang All-Star Weekend sa February 18, sabay-sabay na nga pong inanunsyo ngayon ng NBA ang mga manlalarong magpa-participate sa kanilang gagawing event. At base nga po dito, ire-representa nga po ni Jordan Clarkson ang kanyang koponan na Utah Jazz sa gaganaping Skills Challenge sa All-Star Weekend, kung saan makakasama niya dito ang kanyang dalawang team. Makakabangga rin naman nila dito ang team Giannis Antetokounmpo na kinabibilangan ng magkakapatid na sina Giannis Tanasis at Alex Antetokounmpo, at ang kupunan ng mga rookie na bubuuhin nina Paolo Banchero, Jaden Ivey at si Jabari Smith. Bukod nga po sa Skills Challenge mga idol, binulgar na rin naman nga po ng NBA ang mga mag-participate sa mga inaabangang 3-point contest, at sila nga po yung kinabibilangan nina Damian Lillard, Jason Tatum, Kevin Walker, Tyler Hero, Tyrese Haliburton, Buddy Hield at si Anfernee Simmons. Ngunit kasabay nga po ng paglabas ng listahang ito, marami rin naman nga po mga fans ang nagreklamo, gayong hindi nga dito nakasama ang sharpshooter ng Brooklyn Nets na si Yuta Watanabe, na nag-average rin naman sana ng 48% shooting sa 3-point line, which is eto nga po ang pinakamataas ngayong season. At ang masakit pa nga po dyan, ni hindi mga po siya dito naimbita, na nangangahulugang minatsapwera talaga siya ng NBA. Habang dumako naman tayo sa ating pangatlong storya ngayon, sa balitang pinatamaan nga po ni Patrick Beverly ang kanyang dating team na Lakers. Pagkatapos nga po mga idol tanggalin ni Beverly sa Lakers, ay binulgar na nga po agad nito sa kanyang podcast ang rason bakit parati lamang natatalo ang kanyang dating team. Ayun nga po dito, hindi rin naman nga tungkol sa basketball ang problema ng Lakers, kundi sa ibang bagay na hindi nila naman niya malaman. Pero base nga po sa kanyang pagkakaintindi, napaka-inconsistent nga daw po ng vibe sa loob ng kanilang koponan na siyang dahilan bakit sila nagkakaroon ng inconsistent na play. Pero sa kabila nga po niyan, ay mas sinisisi para naman nga po ngayon ng mga fans ang kanilang head coach na si Darvin Ham. Sa katunayan, marami nga po ang gusto na siyang tanggalin sa Los Angeles Lakers dahil sa kanilang mga pagkatalo muli. Pero kung sakali man nga po mga idol, uulitin ko lang, kung sakali mang tanggalin ng Lakers si Darvin Ham, sino naman nga ba kayang ipapalit nila sa kanya? Well, imposible naman nga po mga idol, lilinawin na rin natin, imposible rin naman nga po na kumuha pa ang Lakers ng bagong head coach, gayong kapag ginawa nga nila yan, tuluyan na nga talagang masisira ang buong kampanya ng Lakers, kaya wala nga silang choice kundi ipromote ang kanilang top assistant coach na si Chris Gent bilang kanilang interim head coach ngayong season. Ibig sabihin mga idol, wala rin naman nga pong magbabago sa laro ng Lakers kahit tanggalin man nila si Coach Darvin Ham ngayong season. So yun nga mga idol ang ating bagong video ngayong araw na ito. Dito na ating pinagkwentuhan once again. This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. Syempre mga idol, shout out sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Bisitahin nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.